pala nga, dapat nga pala, nakahiga na nga ako ng bonggang-bongga. Sabi ko, mamaya bukas na lang ulit tayo mag-vlog. Pero kailangan na i-alert ang mga taong bayan dahil nga sa posibleng pagpapa-aresto kay, ano, kay Pangulong Duterte. So, ito, pakita ko muli sa inyo. Ayan po ang vlog ko, actually, that was December 20. Ayan. Diba? Nakita nyo yung title ng vlog natin. Inday Sara at PRRD. Ipapalapa ni Marcos Cuting Jr. sa ICC. Trillanes, kasabwat ni Tambaliza. So, 243,000 views po yan. At makikita nyo ay binlog ko nung December 20. Alright? So, kitang-kita nyo naman yan. So, stop na natin ang sharing. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang ebidensya na sa Maharlika Channel, okay, sa Boljak TV, dito ay pawang katotohanan lamang. Okay. So, nagaganap na. Okay? Nagaganap na ang mga pangyayari. Okay? Pero bago pa natin pag-usapan yung nasa yung tension ngayon sa Pilipinas, noong November 18 ay meron din akong binlog sa inyo na O-Plan itutumba. Okay? Itutumba ang mga kritiko ni Cuting at ni Tambaluslos at syempre ni Lisa Smugs. Diba? Sinabi ko sa inyo noon na gigibain, uunahin nilang gigibain ang Inday Sara at ang mga vloggers. Well, you know, like me at iba pang mga vloggers na sumusuporta sa katotohanan na sindakin. True enough, diba? Unang giniba actually si Inday Sara dun sa kanyang confidential fund. Bilag natin yan noong November 18. Okay? Then sinabi ko rin sa inyo noon na patatahimikin si Tatay Digong at gagamitin ni Cuting at ni Tambaluslos si Bonjing Remulla na hindi natin alam kung buhay o patay na dyan sa DOJ dahil hindi nagpapakita ng sense of life o ng, you know, ng kanyang warm body kung siya ba ay warm pa o malamig na. Mm-hmm. So, November ito palangga. November 18 nung sinabi ko sa inyo na pinagugulong na ang request ng ICC para makipagsabwatan o makapag-imbestiga nga sa war on drugs ni Pangulong Duterte at inadamay si Inday Sara. That was November before itong mga kaguluhan na nagaganap na yun na pang gigipit nga sa dating Pangulong Duterte. So, sinabi ko rin sa inyo noong November 18 na kasabwat nga dito si Trillanes. Kasabwat dito sa mga, sa playbook na ito, sila De Lima, sila Franz Castro, di ba? Yan ang tumutulig sa dyan kay Inday sa Kongreso. Then, mga palangga, this was November 18. Okay? This was November 18 na pati sabi ko ang SMNI ay ipatutumbahin din. So, ano nangyari? Di ba? Tinumba nila. Di ba? Si Kibuloy, kakasuon. Basta, ang dami din ang mga vloggers na. Anyway, so ngayon, mga kababayan, nung December of 2020, nung pinili, yung pinakita ko kaninang video sa you know, sing information ng vlog natin, ito yung PR, ipapalapa si Inday at saka si Pangulong Duterte sa ICC. 'Di ba? Sinabi ko din sa inyo noon, doon sa vlog na 'yon, na kumpirmado na nga ng ating puting ahas na ang Department of Foreign Affairs, ang DOJ, okay, ang DFA ay nakipagsabwatan na. Pinayagan na nilang pumunta ang mga ICC representatives katulad ni Chantal Daniels, okay? At ito nga ay nagsimula na ang okay. Dali ah. Okay, nagsimula na nga itong okay, so nagsimula na nga itong pag-usig, panggigipit pala, not usig, panggigipit ni Lisa at ni Tambaluslos kasi nga para pabagsakin ang
Duterte. Sinabi ko sa inyo na may dalawang representante ng ICC na nakipag-workout kay Trillanes. That was December of 2020, dyan sa vlog na yan. At true enough, inamin na rin mismo ni Trillanes recently na may any moment ay lalabas na ang warrant of arrest kay Pangulong Duterte. Okay? At ano ang gagawin dyan, mga palangga? Sabi ko na ang gagawin ni Kuting dyan ay kunyari magbigay ng statement na kinukundi na namin ang pangingialam ng ICC dahil kami ay may sarili kaming soberenya chucho. Hindi dapat tayo pinangimasukan ng ICC kasi nga hindi na tayo kasali dyan. Dahil di ba, kumawala na tayo dyan nung panahon ni Pangulong Duterte. So paulit-ulit na sinasabi yan ni Kuting. Pero iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya behind the scene. Okay? So mula siyang pronoun, sabi nga ni Attorney Roque, Harry Roque, napanood ko sa kanyang live, nasa airport ka, Harry Roque, attorney, na pwede namang written memorandum circular si Kuting, okay, si Marcos Jr., sasabihan niya ang AFP, DOJ, at ang NBI, o lahat ng mga ahensya ng gobyerno na pigilan ang pagpa-aresto dito o panghihimasok ng ICC kay Pangulong Duterte. Pero hindi niya ginagawa. Kasi nga mga kababayan, eto na yung ni-reveal ko sa inyo noong December 20. Kasi nga planado nga yan ni Tambaloslos, ni Lisa, at si under the influence of Pulboron, si Kuting ay underdog ni Lisa. Sunod-sunuran lang. So hindi siya makapagdesisyon kasi nga nakatutok yata ang kipay ni Lisa sa mukha ni Kuting. Kaya ganun, hindi siya makapalag. So kung napanood niyo yung vlog na yan, ano ang mga posibleng scenario, sabi ko, na pag nagkaroon ng na-issue na ang warrant of arrest? Eto na. Sabi ko sa inyo, si Kuting ay kunyari ay aawatin niya. Hindi natin dapat gagawin yan, ganyan. Kasi nga, para to gain what? Diba? Igigain niya yung pambubudol sa taong bayan na ay, napakabait pala ni Kuting. Kasi nga, bagsak si Kuting sa social media, even sa kaniyang, sa latest survey, diba? Mas mataas pa rin si Desira, bagsak si Kuting. So magpapupugi points siya ngayon, bubudulin niya kayo. Diba? December 20 ko sinabi yan, Pebrero na ngayon. So isa yan, diba? Kunyari, magdrama-drama sila na concerned siya kay Pangulong Duterte. Pero style niya lang yan kasi in the first place, kung concerned siya at nirerespeto ni Kuting ang ating bansa, ang ating konstitusyon na hindi tayo dapat nagpinanghimasukan ng mga wakang jenemis, na mga mukhang ginalis, okay? Na mga taga-ICC, mga palangga. Okay? Mga ganun-ganun, no? Parang mga draggy kamukha nila, mga pulboronic din mga datingan, eh, you know? So ngayon, na-prevent na sana ito ang mga kaguluhan, not only sa Davao, I mean, yung pausbong. Well, nagbibigay ito ng impression at ng impact sa mga taong bayan na wala pala tayong kasiguraduhan sa bayan natin dahil mismo ang presidente ay traitor. Traitor sa kanyang bayan, traitor. Alam naman natin yan. Okay. So, para to win back the trust of the people, babango-bango siya kunyari. Dahil nga, siya ay binigil-pigil niya itong ICC or warrant of arrest if there is a need. Okay? Dahil sinabi naman ni Trillanes yan. Dahil si Trillanes nga ay dilawan, nakasabwat ni Lisang dilawan. Si Lisa lahat ng author niya ito at si Tambaloslos kasi nga hindi nila makayanan ang popularity and also yung lakas ng Duterte. See that? Ngayon, sabi ko sa inyo noong December 20, or possibility na i-allow ni Kuting ng Pulboron na arestuhin si Pangulong Duterte. Okay? Then ngayon, mga palangga, kung papareso na si Pangulong Duterte, 'di ba? Ang ibig sabihin noon, matatakot tayong lahat.
So this is like a statement coming from the Polboronic government na matatakot na tayong lahat magsalita kasi nga naman ang former president na paaresto nila. How much more ikaw, sino ka man palangga? Diba? So ito po yung kanila, ito talaga ang motibo ni Tambaluslos, ni Marcos Araneta Romualdez Plano. So si that, nagkamali ba ang ating puting ahas from the November 18 to December 20 and now it's February 6. So ngayon, ito nila, isa-silence nila ang taong bayan. So ngayon mga palangga, kapag nagkaganito na ang mga eksena, then I said you have to wake up. Wake up, get up. May kasama ba akong wake up? Okay, get up. Diba? Speak up. Number one, kailangan mong tumayo, magsalita, o kung kaya mo silang buhatin, you have to pick them up. Okay? Dahil nga, ito ang talagang pangarap ni Lisa, ni Tambaluslos at si Koting Sunod-Sunuran lang to stay in power. That's why dito na naman papasok ang People's Initiative. Ito ay mga koneksyon. Ito ay, lahat ito ay pinaplano nila. Bunga ito ng kanilang gustong pag-stay in power para burahin sa mapa ng Pilipinas ang mga Duterte. Di ba? So, ngayon, mga palangga, nakita niyo naman, tinanggap nila sa Malacanang, di ba, yung Irene Can, tinanggap nila sa Malacanang. Sabi ko nga sa inyo, few days ago, hindi yan makakapasok ang ICC representative, okay, o reporter, okay, kung hindi siya papayagan ni Lisa Smugs. I told you, lahat ng mga babaeng magaganda, nakaklase man ni Kuting yan, o babaeng maganda na ayaw ni Lisa makadikit kay Kuting dahil pinagsisilosan niya, dahil mukha siyang ampalayang kuritot ang mukha. Yun ang ampalayang kuritot, di ba? Puro ang ampalaya. Hindi makakapasok yan. So definitely, kung nakapasok ang representante ng ICC, yun ay dahil pinayagan ni Lisa Smugs dahil si Kuting ng Norte ay isang ang underdog ni Lisa. Not underdog ng Pilipino dahil, you know, dahil napi-api natin siya, which is yung statement ni Jotox Katrina Ponce, underdog siya dahil because of Marnie Kansas and Andanar. So, hindi yun totoo. Underdog siya ni Lisa Smugs, mga palangga. So ngayon, dahil takot na takot si Lisa, dahil sa ngayon nakikita sa social media, nag-aapoy, nag-uusok na ang taong bayan. Dahil sa ginagawa nilang kahayupan, ginagawa nilang pagnanakaw, ginagawa nilang pang-aapi, lahat na ng pang-aabuso, mga palangga. Diba? So kaya ngayon, ito ang nangyayari. And now, sa balita, may nilabas si that was yesterday, no? Ang sabi ni spokesman ni Roque, Attorney Roque, na hindi daw siya makatulog dahil tinawagan siya ni Pangulong Duterte na anytime ay aarestuhin na siya. Okay? At binuwag yung Task Force Davao. Ayan, no? Ay binuwag ba o pwedeng buwagin ang Task Force Davao kasi nga yung Task Force Davao ay mga loyal kay Pangulong Duterte. Kasi nga pumunta si Au-Au Browner nung weekend dyan sa Pilipinas, Saturday, Sunday, dyan sa Davao, mga palangga, para kunyari sila ay para sa, you know, kasama na yung mga drama nila na ito ay para sa relief operation dahil nga may kalamidad sa Mindanao. Again, this is BS lahat. Okay? Itong mga lahat na nangyayari ito ay karugtong ang bitukang madumi ni Lisa Smugs. So ngayon mga kababayan, after all, you know, hindi man ako sumang-ayon sa ibang mga kabinete ni Pangulong Duterte, buwaka ng ina nyo, Lisa Koting. Ilang umuwi ako sa Pilipinas, tang ina nyo, 2017. Okay? Umuwi ako ng 2018. Okay? Pabalik in at antik noong 2018, ilang isang beses, dalawang beses ako bumalik. O whatever, 2017, 2018. Okay, umuwi ako ng nag-pandemic, di ako nakauwi. So, umuwi ako noong 2022, yung kaudyotahan nyo na sinuportahan ko yung mga buwaka ng ina nyo na Kuting kayo. Paglabag ko sa airport,
never ever pong na-experience, okay, na may sumusunod-sunod sa akin, na umaalingas nga sa akin na, ma'am, pahingi naman ng pera, ng ganito, ng ganyan, baka naman may tsokolate kayo, ganyan, ganyan, ganyan. Dahil nung umuwi ako, okay, nung panahon ni Noy Noy, 2011, 2014, ibang-iba dahil sinusundan ako ng mga porter, ng, you know, yung mga staff sa airport. Baka naman po mayroon kayong ganito, ganyan. Eh, di ba sabi ko sa inyo, nagalta ako pag sinusundan-sundan mo ako. Huwag mo akong susundan-sundan na ganyan, magbibigay ako ng pusa. Yun yung experience ko. Panahon ni Noy Noy, 2011 and 2014. Panahon ni Duterte, umuwi ako, walang sumusunod sa akin. Nagbigay ako ng pera, okay? Natatangtanda ako $20 doon sa isang tao na yun, di ba? Tapos ano ang sabi niya sa akin? Ma'am, bawal po yan sa panahon ni Digong. Tapos anong ginawa ko? Nag-effort ako. Sabi ko, hindi po usa ko naman to. Sabi ko, kasi, as I don't know, maybe kayo, pareho tayo. Naiintindihan namin ang trabaho sa Pilipinas kahit na opisina, alam namin na kaming mga taga-Amerika o kayo palang taga-Japan man kayo o medyo nakakaluwag-luwag kayo. Pag ako umuwi na Pilipinas, naiintindihan ko kasi kahit nag-uopisina, okay, yung mga nag-uopisina sa Pilipinas, hindi naman po sa pagyayabang, alam mo yon. Yung isang buwan nyo, kaya namin kitain ng isang araw sa Amerika o sa Europe. Hindi naman tayo naglo-lockdown. Kaya dahil naiintindihan ko ang bilang isang nag-uopisina o isang gwardiya o isang lalo na yung mga porter sa ano airport. So, kung nakakasunod kayo dito sa akin, lagi ako pag umuwi ako, yung bag ko puro yung tsokolate at mga bariya-bariya pera, $5, $10, $20. Kumbaga, ano na siya, break na siya, bariya na. Di ba? Para aabutan ko na lang. So, anong sabi ko dun sa mamang yun? Panahon ni Duterte. Ma'am, ayaw po ko namin tumanggap niyan kasi bawal na po yun sa panahon ni Digong. So ang ginawa ko, tinupi-tupi ko ng gano'n, ganyan-ganyan, tapos inano ko yung may tsokolate akong gano'ng na bar, tapos sinimplihan ko na gano'n, hindi po, hindi naman kayo nang hingi, bigay ko po yan sa inyo. Even yung mga staff sa CR, yung mga naglilinis, I have something for them. Actually, kahit hindi Pilipino, wherever I go, kahit mag-cruise ako, punta akong Japan, whatever, di ba, alam ni Raimi yan, kung nandito si Raimi na, you know, nakita niya yan, na-witness, alam ni Lady Boss, nakasama ko sila sa Japan. Na kung meron tayo bilang Pilipino, nakita natin yung kapwa Pilipino, I'm talking about kasi yung naglinis ng kwarto namin is Pilipino, no? Binigay namin ng, yung champagne na binigay sa amin, welcome dun sa hotel, tuwang-tuwa, yun na yan ate, ganyan-ganyan. So ganon kasi yung bayan niyan, o ganon talaga ang tunay na Pilipinong meron kang kurot o pagmamahal dun sa kapwa mo. So going back ako, baka lumayo tayo, baka buhay ko na maikwento ko na naman. So balik tayo dito sa airport na yon. Noong panahon ni Duterte, kahit na binubuljak ko ang mga ibang ang mga kabinete ni Duterte, hindi ko naranasan kinikikilan ako diyan sa airport. So kayo, ikaw putak jutang din nakakuting Lisa. Ano ang nangyari ngayon sa airport? Kung meron man ginawa si Duterte, okay? Nakabutihan, isa 'yun na nirespeto tayo ng taong bayan dahil sa kanyang maangas na pagbigay ng statement. Nakap kayo dyan sa airport, pag nangikil kayo o naglagay kayo ng tanimbala, ipapalunok ko sa inyo. Ikaw, puting, baka nang kaya mo ba yung hayop ka? Tapos ngayon, ito pong nangyayari sa Davao, nabubuwagin ito, okay? Then ngayon, naglabas si Browner ng, naglabas si Browner ng statement na hindi daw bubuwagin, sa halip, ay dadagdagan ang mga task, mga military. You know, isang ibig sabihin nito, nataranta kayo, na-alarma kayo, dahil alam ninyo na magdudulot kayo ng kaguluhan sa ating bayan. Si Duterte ba ang magdudulot ng kaguluhan? Sino ba ang namumuno ngayon? Si Duterte ba may kakayahan pa yan na lumaban sa kalsada? Wala na, retired na si Pangulong Duterte. Ngayon, another angle po, you know, another angle na tinitignan ni based doon sa vlog ni Attorney Roque, na sinasabi niya na pwede na ang warrant of arrest because of sa statement ni Pangulong Duterte na maghihiwalay, okay, ang Davao, iwalay ang Mindanao sa Pilipinas and Davao, sa Luzon and Visayas.
So ayon kay abogado kasi yun, we have to you know, kailangan natin siyang a source, a reference. Abogado kasi siya, hindi man tayo abogado. Na kung meron mang ganun, let's say for example na ipapareso siya dahil sa nakikita ni Lisa Smugs inikuting na si Pangulong Duterte ay what, treason? Tanginan niyo. Yun ang sabi, eh kayo ang may kayo ang dapat kasuhan, kayo dapat ang damputin. Tama yun eh, tama yun, folks, okay, na sinasabi mo na nung binanggit ni Pangulong Duterte na ay kung ganyan lang naman, parang ganyan lang naman mga mag-iwalay na tayo sa ano, iwalay na natin ang Mindanao. Ah, possible yun? Ayon kay Secro, kaya Harry Roque, kung yun ay dadal sa ICC, pagbubutuhan, di ba? Ng buong Pilipinas, kung papayag ba sila, ganyan, ganyan, ganyan. Oh, that's a legal process. But again, gusto kong i-touch, okay, ang punot dulo ng lahat ng ito. Remember, few days ago, nung after ng Davao rally, nung sinabi ko sa inyo na tatargetin ni Lisa Ahas Araneta Smugs ng gobyernong ito ang mga polis na nag-escort doon sa mga bisita sa Davao rally. Okay? Tatargetin. Ano pa anong tatargetin? Ipo floating sa trabaho, ililipat sa ibang mga bundok hibok-hibok, from Davao dadalhin sa Cordillera, from Davao dadalhin kunyari sa Norte. Ganon ang tema ng gobyerno ni Lisa Smugs at ni Tambalusos at ang buwapa ng inang Under Polboron na si Poting. So gusto niyong galitin ang taong bayan? Subukan ninyo. At nang makita ninyo kung paano tumayo ang Pilipino, kung paano sila manindigan, kung paano nila ipaglaban ang karapatan nila, subukan yung mga hinayupak kayo. Gusto nyo talagang galitin ang Pilipino sa kabila ng pakikipagsabwatan nyo sa smuggler, sa kabila ng pakikipagpulburon nyo, wala na kayo sa tamang kaisipan dahil may mga saltik na yata kayong lahat yan, dahil puro pagmamahal sa pera, puro party, puro kasal, puro kung ano-anong fireworks and everything. Kick off rally. Mga hayawa kayo. Subukan nyo ang Pilipino. Makipagsabwatan kayo sa mga traidor na mga banyaga. At tignan ko lang kung hindi manindigan ang mga tao kahit sa ibang bansa, kung saan man sila, para ipaglaban nila ang katotohanan, ipaglaban nila ang karapatan nila, ang dugo nila na nanalaytay sa bawat katawan nila bilang isang Pilipino. Subukan mo, Lisa. Hamunin mo ang Pilipino. Ubusin nyo ang pasensya nila. At ang makita nyo, ilulubog kayo lahat sa kangkungang mga ginayupa kayo. Ikaw, Senator Amy, star ka na naman ngayon. Kala ko ba, may power ka pa. Ito ba o naglalaro lang tayo ng patintero dito? Gawin mo ang tama. Tama na ang mga palabas dyan sa Senate. Yung kapatid mo, di ba? Sabi mo, suportado mo ang mga Duterte dahil may utang na loob ka sa kanya. Dahil ang tatay mo ay pinalibing sa libingan ng mga bayani. Walang nagpalibing sa tatay niyo dahil, you know, lahat ayaw. Ngunit ang Pangulong Duterte ay inirespeto ang batas, inirespeto ang tatay mo dahil isa siyang sundalo. Ngayon, wala kayong ginagawa. Pagtatraidor, pagtataksil. Ulit, mga kababayan, pambababoy ang ginagawa ni Marcos Jr. Isa siyang tunay na walang balls, tunay na walang bayag ang pinagkakabala ng mga inayupak, kundi magbayad ng mga trolls, magbayad ng mga manggigipit sa akin, manggigipit sa inyo. Kaya nga sabi ko, ito'y panggigipit sa isang former president. Kung ang nanay mo, nanay ninyo, si Imelda Marcos, sa samot-saring mga kaso dahil sa pagnanakaw sa kabanang bayan, nagawa niya ng paraan at ngayon ay hindi ikinulong dahil sa kanyang edad. Diba? Hindi ako masyado updated sa kaso niya. But anyway, ginawa niyo ng paraan sa damot-sari na ilagay pa sa buong mapa ng mundo na siya ay ganito, ay ganyan. Pero kayo, mga hinayupa kayo, wala kayong utang na loob. Masyado niyong budulin ang mga Duterte. I'm not saying na utang na loob niyo sa mga Duterte. Utang na loob niyo sa taong bayan. Dahil ang taong bayan, ang mga supporter ng Duterte,
ang dahilan kung bakit kayo nandyan, mga yawa mo. Hindi pa kayo kuwain ng komunoy, ng kadagat-dagatang apoy at ng matapos ng paghihirap ng Pilipinas, puro kayo pulburon, puro kayo tsuktsakan, puro kayo pagnanakaw, puro kayo mga butod, butod sa kapangyarihan, butod sa pera, butod sa tsuktsakan, butod sa lahat ng kaletsihan ninyo. Mga impacto kayo. See that? Enday Sara, mag-ingat ka. Kailangan Inday, you know? Pagalitan na kita, Day. Okay? Pasensya na. Okay? Kailangan talasan mo. Alam ko matalas ka. But this is just me. Magkaiba tayo, syempre. Kung ako dyan, baka pinag-ano ko na yung mga yan. Pinagkurot ko na yung mga kipay ni Lisa. Kinurot ko na yung kipay ni Lisa at nang makatikim siya ng hagupit ni Maharlika. Nakita nyo? So ito yun. Ito ang expose ko sa inyo. Bago ito nangyari, sinabi ko na sa inyo, manghuhula ba ako? Hindi. Meron tayong reliable source sa loob, sa labas ng gobyerno na pinagmamatsyagan ang ginagawa na pangdorobo ni Kuting ni Lisa. Paano ko nalalaman na ginombag si Lisa si Kuting sa eroplano? Paano natin nalaman na si Kuting ay sinigaw-sigawan ni Lisa? Binato ng folder. Glenchong statement yan. Dahil meron tayong mga tao sa loob na sinasakal. Okay? Sinusuppress. Actually, may nasib akong message through my, dyan, sa social media na sinasabi sa akin, how reliable itong sinabi na to. Baka meron dito empleyado ng government. Na ngayon, ang instruction ng gobyerno ni Kuting ni Lisa na ang Facebook account and social media is logged into the government laptop, government computer. You know what I mean? May Facebook ako, Maharlika, o ikaw, kunwabi, si Vivian, ikaw, abi, Vivian. Si Vivian, nagtatrabaho sa PCO or PCSO, pagpasok mo, or ikaw, Vivian, no, hindi pagpasok mo. 24/7, Vivian, naka-on ang inyong mga Facebook, naka-login, kasi minomonitor ng gobyerno. See that? Kare-receive ko lang ng message yon. I don't know kung ilang tao ang ginagawa yon, pero yan ay kaya kong patunayan na may mga nagmimensahe sa atin. Ang sabi nga doon sa text message, well, hanapin ko pa. Ang sabi doon sa nag-uusap silang magkaibigan. Kunyari si Petra at saka si Maria. Sabi ni Petra kay Maria na nagtatrabaho sa gobyerno, sabi ni Maria, oy Petra, huwag mo ako i-message. Tinext niya, huwag ka mag-message dito sa ano na to, sa Facebook kong ito. Doon ka sa isa kong Facebook, ganon. Kasi monitored ito ng gobyerno. See that? You confirm kung meron nakakaalam niyan, mga palangga. Okay? I-confirma nyo yan. So yan ang nakukuha ko mga reklamo sa aking Facebook account at sa aking email. So ito pong lahat na nangyayari sa atin, ito lahat ay kabalbalan ng gobyerno. Ano pa ang gagawin ninyo? UOFW, kailangan nyong magkaisa, whether nasa Japan kayo, nasa Europa kayo, kung kaya nyo dating mangampanya kay Kuting, gawin natin uli. Gawin nyo uli dyan sa inyong mga bansa na magtipon-tipon kayo sa isang quadrangle, sa kung saan man na nangangampanya kayo na kayo ay magbuha kayo ng mga karatula, whatever message na gusto nyong iparating. Ipakita natin, this time, simulan na natin. Simulan natin mga palangga. Okay? Ipakita nyo sa buong mundo na isinusukan nyo ang Budol administration. Maggrupo-grupo kayo kung kaya nyo maggrupo-grupo noon to support the Kuting administration. And Inday Sara, you can do it again. Para ipakita ninyo kung paano tayo isinusuka ang taong bayan. You start now, tomorrow and the next day. I-email nyo sa akin sa Balitang Maharlika or send nyo lang sa akin. You know, isi-share-share natin para ipakita natin ang boses ng totoong Pilipino na nagkakaisa, na suktang-suka na sa kabalbalan nitong ahas at Kuting Tambaloslos administration. Inuubos na nila ang pasensya ng Pilipino, nilalamon nila ang pera natin,
tinatransport ang pera ng bayan, samantalang kayo sa Pilipinas, hindi makabili ng bigas dahil hindi 20 ang bigas, kundi 60 pesos ang bigas. Kayong mga OFW, magkano pinapadala niyo sa inyong mga anak, hindi na makapag-aral dahil what? Kulang na, hindi na kaya dahil sa pagkain pa lang, sa tuition fee, kulang sa bayad sa bahay, sa kuryente, lahat, jutang jinina. You speak up, get up tomorrow, mga palangga. Magbuo na kayo ng inyong alyansang totoo para sa boses ng bayan. Hindi nyo kailangan magwala. Ipakita nyo sa taong bayan. Maybe we have to compose our new song. Diba? I'll think about that. Kung anong tantang gagamitin natin. Pero, you know, ipakita natin, mga placards natin. Game kayo, game? Okay? Ipakita natin sa buong Pilipino. Okay? Actually, kahit na kung hindi kayo makalabas sa inyong mga trabaho, pwedeng, ano lang, dyan lang kayo sa inyong bahay. Mag-ano kayo ng picture. Real kayo or picture ninyo. Send nyo dyan sa Balitang Maharlika. Or make sure lang na ang masindan yung mga page ko ay sigurado po, ah. Ha? Dyan sa link sa ilalim. Kasi nga, may Facebook page na ginagawa ang gobyerno na identical o fake account under my Maharlika Bojack TV or Maharlika Bojackan. Ginagaya nila para maligaw ang inyong mga message, para madali po kayong tukuyin ng gobyernong sindikato, para kayo gipitin, takutin ang inyong mga pamilya sa Pilipinas at kunin ang inyong mga impormasyon. So make sure na ang binimessage nyo ay eksaktong account ko. Dito na lang para safe palangga, balitangmaharlika@gmail.com. If I were you, dyan lang po kayo mag-message dahil yan po ay siguradong matatanggap ko. Basta yung balitangmaharlika@gmail, wala pong number yan. Diretsong ganyan. Diyan kayo mag-message sa akin ng mga picture ninyo, ipakita ninyo, kung ano, diyan lang muna yan, yung aking email. Ipakita ninyo sa amin, lahat, ipopost ko dito, igagawa tayo ng, you know, i-post natin lahat sa social media, na sukang-suka na kayo kay Kuting, o kaya, resign, yan ang message, resign BBM, resign Kuting ng Norte, ano ba sasabihin natin kay Butod? Okay? Itapon si Butod sa dagat-dagatang apoy. O kung ano man. Yun ang gawin natin. Diba? Enough for Liza Butod. Tama na. Sobra na. Sobra ka na, Liza Butod. Game? Gawin natin. Yan yung hashtag natin. Okay? Resign Kuting ng Norte. Resign Marcos Jr. Resign BBM. Okay? Butod, Liza, kahit Butod na lang eh. Liza Butod, Matakaw, Sugapa, name it. Gawin nyo yan, mga palangga. Ipadala nyo yan at sama-sama nating ipakita ang power ng social media. Dahil wala man tayong pera, wala man tayong political power, but our voice, our social media is more powerful than these people, mga Butod na ito. Okay? So dyan kayo sa Davao, magkalma lang kayo dyan, mga palangga. Diba? Magdasal tayo na hindi magdanak ang pula. Kung meron mang magdanak ang pula, hindi po ito kagustuhan ng Pilipino, kundi kagustuhan ng Kuting at AAS administration dahil sila ang kumukumpas kung ano ang mangyari dahil kung gusto nila ng peaceful, hindi nila hayaang pangmahimasukan ang Pilipinas ng mga banyagang pakialamero at pakialamera para pakialaman ang ating soberenya. Diba? Sabi ko, alam mo, mga kababayan, sabi ko, may kausap ako kanina. Okay? Marlika, yung vlog mo, grabe, emotional ka, Sabi ko sa kanya, ay wala, nakakapagod na eh. Tapos sabi niya sa akin, alala mo, sinabi mo sa akin dati, pag nanalo si Kuting, tatahimik ka na. Sabi mo, hindi ka na ayaw mo na magpolitika kasi nakakapagod. Sabi ko sana naman, kung sino man ang mga sumunod, whatever means, hindi natin alam ang turn of events. Sabi ko, kung sino man ang pumalit sa buwakan ng inang Kuting na ito, kung si Sara man o kung sino, malay mo ako. Ako pala, di ba? Kidding aside, mang palangga. Sabi ko dito sa friend ko, sabi ko, ayoko na, napapagod na ako. Sabi ko, magluluto na lang ako. Tapos sabi niya, ay paano pag gumawa na naman kunyari si Sara, kung sino man, ng katarantaduhan. Sabi ko, hindi siguro gagawin kasi sasabihin ko ganito. Sabi ko, dai, maluoy man ka, napagod na si Marlika, ayoko naman ipag-away sa inyo. Tama na, magluluto na lang ako, mag-cooking show na lang ako. Yun talaga gusto ko.
You know what? Yun ang pangarap ko sa vlog ko, dapat mag-cooking. Cooking na lang ako. Pero hindi kaya ng puso ko, ng konsensya ko na makita na nilalapas tangan ng mga buwaka ng inang to na dati kong sinuportahan. Dahil isa ako sa instrumento kung bakit nandiyan yung mga buwaka ng Jeremies na yan. Kaya kung nakikinig ka man, Day, o kung sino ka man na susunod dyan kay Kuting, maluoy mo. Maawa kayo. Pagod na kami makipag-away. Pagod na kami magmura. Pagod na kami. Gusto namin ng peaceful Philippines. Gusto namin ng mga OFW. Makita namin yung aming mga pamilya na nagkakaroon ng trabaho, hindi nang lilimahid, di ba? Na nagkakaroon ng time, ay ng chance para maghanap buhay. Yung ibang mga OFW, dapat hindi na sila bumalik. Kasi kahit hindi man sobrang yaman o hindi man napakayaman ang magiging sitwasyon nila sa buhay, at least sama-sama yung kanilang pamilya, di ba, magsaka sila sa kanilang sakahan, mayroon silang itatanim, suportado sila ng gobyerno, hindi yung may lupa ka, nakatiwangwang, di ba, pero wala kang maitanim, wala kang puhunan, wala kang patubig, wala kang pangkuryente, kasi wala kang suporta ng gobyernong sindikatong ito. So ako, humihingi ako, nagsabi ko nga sa friend ko, sabi ko, alam mo, magmamanikluhod ako. Sabi ko, maluoy man mo, maluoy man ka mo, sasabihin ko, napapagod na ako. Kailangan kong lumuhod sa susunod na magiging leader natin after this polboronic. I'm serious. Kung kailangan kong maglakad, magluhod ako, okay? Mula dito sa pier ng Santa Barbara, papuntang Los Angeles, mga palangga. Okay? Luluhod ako kung yun ay magiging sagot para tulungan ng mga susunod na leaders ang ating bansa na hindi na nila nakawin lahat. I said, di ba, sabi ko nga, you can make business out of it, 10% siguro is okay na, but not 50-60% ang nakaw niyong mga ginayu pa kayo. Mga palangga, so Inday, huwag kang papayag na putuli, na pulutin ng tatay mo, sabi ni aha, wala ka na palangga, inatupas. So game, BBM resign. So I challenge all of you, kayong mga OFW, kayo dyan sa Pilipinas, make a banner, kung kayo magpapamilya, lahat kayo, BBM resign, Lisa Butod, tama na, isuka mo na. Ay, ganda yun. Oh, game. Lisa Butod, tama na, isuka mo na ang pera. Oh, Lisa Butod, tama na, isuka mo na ang pera ng bahay. Oh, pera na lang para mas magaling padang sign. But anyway, kumilis na kayo. Okay? Doon sa mga men in uniform na mga ka-message ko, na alam ko, nagre-report kayo sa akin, na sukang-suka na kayo kay Kuting, lalo na kay Lisa na nagmamando sa inyo. Mga sir, mga ma'am, tumayo po sana ang inyong mga ototoy, okay? Tumayo sana ang inyong mga bruskong katawan, ang inyong mga maalindog na katawan, mga ma'am, mga sir, para sa taong bayan. Dahil akala nyo, yung pagsipsip nyo kay Lisa, forever yan. Pag wala na kayong gamit sa kanya, pwede na kayong gurgurin, pwede na kayong itapon sa bangin. Ganyan yung buwakan ng inang babaeng yan. I'm telling you, walang permanenteng ano yan, walang permanenteng sa mundo ito, sa politika, sa issue ng politika, wala kang permanenteng kaaway, kasi nga ang meron lang ang permanente ay vested interest. And sana kayo, mga sir, mga mami, hindi kayo katulad niyan. Isipin nyo ang kinabukasan ng mga anak nyo, mga apo nyo. What if yung mga apo nyo ay later on magiging bunga ng ginawa niyong pakikipag-connive si Lisa, at sila later on, hindi mo alam ang takbo ng buhay, sila ay maging biktima ng ginawa mo sa pakikipagsabwatan sa mga ahas, at ang apo mo ay magiging re-rip ng ano, ng kababuyan ng pakikipagsabwatan mo on you kay Lisa Smugs. Ma? So, dyan sa Davao, dyan sa buong OFW, we have to protect our not only Pangulong Duterte, but ang ating kalayaan, ang ating karapatang magsalita, karapatang magsabi na sukang-suka na tayo kay Lisa Butod. Dahil hindi siya ang Diyos, hindi sila ang Diyos, hindi sila ang makapangyarihan. Ang tunay na makapangyarihan ay taong bayan. Kaya
huwag kayong matakot. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Okay? At isang beses din tayo matsugi. At sisiguraduhin natin yung paa ni Lisa ang unang pumantay. Kasi yung babaeng yan, kahit nakakomatose na yan, kaya pa rin gumawa ng katarantaduhan yan. Kahit nasa deathbed na yan, dying na, may kunti tatlong hininga, kaya pa rin gumawa ng kababuyan ni Lisa Araneta Marcos, aka Smugs. Dahil ang intensyon niya ay budulin tayong lahat, pisatin ang itlog ni Kuting, tutjombagin si Kuting para maisakatuparan ang pangarap niya sa kanyang anak na si Sandra Chararat.